Hello! Nanasad, andito na po ako. I think 2 days at ako hindi naka-vlog kasi usually parang everyday ako nagpo-vlog. I have so much time. And anyways, my favorite na magba-vlog if kumakain ako. Ito po. Kasi nag-low carb kami and my daughter gumawa ng mashed potatoes. Ito mashed po. Potato is not low carb at all. Oh nga, it's not low carb, pero a little of this lang. Kasi instead of rice, ito na lang po kakainin. Oh, grabe. Ano to? And merong nabili ko kahapon. It's so fresco. Itong, I miss ng ganito. Usually pag nakikita mo sa yung ginagawa na sardines, ito ang sarap to pag malutong ang pagkaluto. So pinalutong ko talaga ang pagkaluto. Ang sarap ka, kahit kakainin ng ano ng nagpray na po ako ha bago ako nag vlog. Sarap to kakainin ang ulo. Kasi presko eh. Oh. Yan. And then, ito kahapon, kasi every Tuesday kasi tabo eh. So, yung mga matadero dito, meron silang lechon. So, kahapon, nag-drop sa bahay namin the other day para may lechon daw sila for kahapon, Tuesday. So, kasi hindi na ubos, 1 kilo na bili namin, pinaksave ko na lang. So, yun. So ano po, kumusta na kayo? Dito kasi sa province of Cebu, ngayon GCQ na, starting today. So hindi na kami ECQ. Pero, hindi pa rin kami kumpiyansa dahil nga doon sa kabilang town mayroong nag-COVID at sa doon naman sa Badyan mayroon ding nagko-COVID. So bale Sambuan, Sinatilan, Malabuyok, Alegria, Badyan. Kaya lang ang COVID nakuha nila doon sa ospital kasi nga yan nanganganak cesarean. So, they cannot accommodate yung cesarean doon sa Badyan. So, dinala doon sa Talisay City bago magpapasok ng Cebu City. Kaso lang, doon siya nakuha, nahawa ang COVID. Kaya rin, kasi COVID-free ang the whole of province of Cebu. Kaya rin, hindi talaga kami complacent sa mga kilos namin dito kasi kailangan din anong tawag dyan? Alert din, vigilant, para iwas, hindi biro tong klase na sakit kasi hindi natin nakikita. Pero a friend of mine advised me na if I would like, kasi nga I have a medicine to take,
I need to go to the pharmacy kasi wala dito. City. So I have to go to the city. Hindi ko nga tinitake na to for 2 months. May hypothyroidism kasi ako kaya ito. So merong piniprescribe yung doktor, hindi ko na naibili dahil nga walang klaseng gamot dito. So I was just thinking dahil nga GCQ na, so saan ang limitation namin dito sa province of Cebu papuntang city? So nadinig ko ata one day lang daw allowed or else maging monitoring na. Monitor na ka or investigation ba? Hindi kayo na, may anyways, kaya nga I have to clear it. Kailangan ko kong i-clear ito. Kasi, walang ano, ito na pang steer. So, kaya nga, sa dami-daming dagok ng dahil sa COVID, buti tayo mga Filipino, resilient talaga ang attitude natin. So, kahit na dumapa, babangon at babangon din tayo with a smile. Kasi kung hindi tayo mag-smile at saka nako gagawin nating seryoso, hindi natin serious ang COVID. Serious to eh. What I mean is, kung gagawin natin to ng seryoso natin na, kasi it will develop anxiety, fear, so paranoid, hindi na tayo lalabas sa bahay, na paranoid na tayo kasi nga baka paglabas nako, hindi naman yun ganon. We need to walk by ano lang talaga, by vigilant. Kung kailangan mong mag alis kasi nga eh, you have to buy something here, di ba? Food, tubig. So, yun sa tubig, okay lang kasi pwede naman natin may mahingyan ng utos, ng utusan natin. Kaya lang, hindi minsan mawala din yung inutusan kasi mayroon akong inutusan na tricycle driver na yun mag-pick up sa akin every time mag market day ako. Kaya lang minsan nasira ang kayang cellphone, hindi na matatawagan, hindi na makita, or sometimes ang kanyang tricycle nagba-bog down, nasira. So you cannot rely all the time. So yun nga, kailangan talagang flexible ka ng pagkatao. Kasi mahirap na kung mag-rely ka na all the time, so napo-focus mo na sa sarili mo yung mga maging limited ka na ba? Limitado ka sa ano mo, yung sa mga kilos mo. Iinit na nimo ang binanggal. May binanggal din dito, oh. Hindi ako mangitan din. Kasi, may layay muna sa microwave. Kagabi namin to, kahapon, may bili. Sa Tino, ang sarap. Hindi nakain kahapon. Sarap. So, anong mga lesson learned natin na natutunan natin during our quarantine?
Kasi pag sabihin mo quarantine, medyo lesson learned, natutunan. Anong lesson learned or natutunan natin dito sa quarantine? Many. Ang dami kong realization. Ito na nga eh. Kasi nga, I need to express myself. I need to share my thoughts. I need to expound myself. Natutunan ko ng magsalita. So, meron ding purpose natin is accidental sa buhay natin. There's always a purpose. Kaya sabi ng boss namin during our meeting online, rediscover your purpose. Rediscover your purpose. We have to do something because life has to go on. Kasi kung mag-ano ka lang, anong tawag dyan? It's good to wait. Mag-wait and see. Hindi naman yan masama. But don't take that long. Don't take it that long. Kasi kung hindi ka magpipick up, tapos nag-wait and see ka na lang, alam mo, nasasagasaan ka na eh. Na, anong tawag dyan? Na, yeah, nasasagasaan ka na. So, pag nasasagasaan ka na, mas lalo kang mag-fear, mawala ng pag-asa. So, yun. You have to wake up agad and do something that give you a positive na lookout, yung sa pananaw mo maging positive ka na, at saka lahat naman tayo, I know you also pray, so kailangan natin ng prayers lalo na ngayon. Prayers talaga ang pinaka-importante ngayon. Magga-guide sa atin. Kasi, plano ko nga magpunta sa city. Nagpipray talaga ako ni Lord. Kung kailan ako magpunta. Kung day, lahat, inag-specific ko talaga. Kasi, kailangan kong protection niya. Kasi if I'll go, tapos wala si Lord, nakakatakot. So kaya nga the Bible says, I will go Lord if you will, I will go if you go with me. Kasi nga pupunta ka doon, wala si Lord, wala kang protection. You need prayer talaga. We need prayer. Oh, kahapon ibili ko din tong Roman lettuce. Anak ko lang, kuna ko din ng bibi. Oh. Ang buhay naman, no? Pag makikita mo, mababasa mo sa internet, sa iba-ibang, kasi ang ating contact ngayon is through internet talaga. Sa TV, yung mga balita. Kaya prayer, one of the prayer nga namin eh, na the media should give us news na yung true, totoo. Hindi yung fake na bibigyan tayo ng makakreate ng fear sa atin. So, yan.
isama niyo din yan sa prayer niyo, yung sa media. Sa Publimas Media, ma? Yung sa mga Publimas Media? They will give a news na it's not the truth. So it will create fear. Abiyas na siya ng protocol. Meron ganyan. Meron ganyan. Kaya isama din yan sa prayer natin. Yung sa government na yun. Makaganon-ganon na lang ako. Nakita mo yung mga, yung sa ayuda. We're talking about taboo topics. So, kami nga eh, wala kaming ayuda. Dahil nga sa bahay namin malaki. Hindi naman to sa amin, magkakapatid ito sa pamana to sa daddy and mama ko. At saka yung mga kapatid ko, nagtutulong-tulungan lang to build. Ano. Kaya lang, if you don't need it, ngayon yung mamangkuhaon. Kaya lang, binigyan na nga kami dito tapos hindi kinuha. Pero it's okay. Kasi nga, we don't need naman talaga. In our ways, meron naman din kaming pagkakakitaan din. So, salamat po kung may magbibigay. Pero we intend to share din talaga. In our small ways, we will share. And ganon. So, it's okay. Not a big deal for us kung hindi kami nakakuha ng mga ayuda dyan doon. Kasi nga eh. Naman po yung ban nga, kuan man. Kanang bisag qualified sila, ilahang i-refuse. Ang ilahang ayuda, kay mas maayong man na ihatag na lang siya sa lain. Pero, sample, yung mga seniors, 85 years old, hindi nabibigyan. Oh, kaya ang anak to asa gawas ng trabaho. Wala. Sample lang. Pero mention din na. So, this is not a problem. This is when we lang I'm sharing. Yeah. Just for the sake of sharing lang ba. So, yun. Kailangan natin nowadays, kailangan natin being creative. Lalo na ako ngayon, I'm with the insurance. Bawal talaga. Kailangan social distancing. Insurance has to see face to face. Yun nga. The good thing lang kasi mayroon ng consideration na ginagawa. Kasi insurance is very important. It's a protection. Actually, ang insurance is for protection talaga. That's the main reason. So, kailangan natin talaga nowadays ang insurance. So, hindi yan, kumuha ka ng insurance para makakwarta ka. Totoo. Kasi sa insurance, meron namang components of investment. But, first and foremost talaga, the purpose is to protect the family, to protect your income, and to give you, it's also a risk management in a sense na hindi ka na mag-anxiety if things happen, like sa bahay mo, if mayroon kang kotse, bahay. Oh, kasi actually, I'm with Pioneer. Sa Pioneer, para kaming SM, one store has it all. So, meron kaming life, meron kaming non-life. Yung non-life is for the bahay, for the kotse, for the building,
for the marine. So actually, I have that clients. Marami din akong clients for the non-life. Praise God. Sa years ko pa naman ng si service, I was able to accumulate also some clients. Clients ko din yan sa life. Kasi nga, pag yung client mo, marunong kang mag-service talaga, gusto na din nila na ikaw na nandin ang magdala ng kanilang non-life. So, nasasanayan ka na ba? Kaysa kukuha sila ng iba? Yun ang secret dyan. Pakita ka lang ng palagi ng mukha mo before. Ngayon, medyo hindi na kailangan doon na mismo sa ano mo, kasi social media naman talaga ngayon ang inain ever since. So manong kang kakailanganin mo, so doon, i-message mo lang, or they will call you, or they will text you, kung anong ano. In fact nga, yung I have a million, dami kong mga millennial clients, see, because they already have some savings for 7 years na ata. Pero nakakumukuha na to siya. Nakapag-down na to siya ng kanyang kotse. Akala ko nga, she will use it for traveling. Now, when I saw her again, it was just a matter of curiosity lang. O, kumusta yung ano mo, yung biyahe mo siya. Ay, tita, nagda-down payment ko na lang sa kotse ko. Wow! Imagine how much? Sa a month, it's 1,000 plus lang a month. Tapos ginagawa na niyang quarterly, that's only 5,000 plus. See? Even that small amount, it will go a long, long way. Kasi nga, itong aming insurance na merong investment, it's a long term. Hindi to short term, kasi pag short term, kung gusto mo, doon na lang sa bank, kasi short term yan. But kung long term, yung goal talaga, it's a savings, investment pa, and protection pa, dito ka na lang sa Pioneer, your insurance. Kasi, sa akin, ang dami yung, naku, I have a client na 3 years ago, 2015, she started with 2015, kasama ko pa nga sa church eh. I didn't know if she's very in good health talaga. At siya, syempre ito, she's just a person who's really working hard, very buutan, mabait sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kanyang parents. I think she's taking good care sa kanyang parents. So, kaya nga kumukuha siya ng insurance. Parang, who knows? Parang ganun. Kamay mukha na ano sa mukha ko. Who knows? Hindi ko pwede mukha on. Hindi ko pwede mukha buot. So, ayun. Di mo lang nalaman yung last kong pag-uwi dito, November ata. Last kong pag-uwi from Manila. Namatay. Dahil nga sa cancer. I thought, breast cancer. I thought, okay na. Pero, one kayo na kaganda sa kanya kasi nga, nag-iwan siya ng legacy sa kanyang family. We call it legacy. Kahit wala na siya, nandoon ang kanyang iniwan sa kanyang family. See? And you know how much nakuha sa kanyang family? It's more than a million. 1 million something. And kami naman na Pioneer, we process it so fast. November yon siya namatay. December, na-process ko. Kaya lang sa December, maraming mga holidays. At saka yung kanyang ina or ama ata yun na parang walang birth certificate, so they have to get late registration para makakuha sila ng birth certificate. So parang na ano na ata, January na. Paspas yapon. So
parang first week of February, nakuha na nila ang 1 million. So, imagine ang saya ng kaniyang parents kasi nasa ano sila eh, nasa probinsya din at saka hindi naman yung buhay nila, hindi naman yung ano, talagang anong tawag dyan? They can eat three times. They can eat three times a day. Yun lang. Ulang just ano eh, tapos binigyan lang kanyang anak niya na kabubuhayan ng mga sari-sari store, yung sari-sari store binigyan ng ganon. Eh kung eh wala na ang kanyang anak, buti na lang ha. So napasama pa mga kapatid sa kanyang iniwan. So that's the good thing of having an insurance. So insurance talaga is for protection first and foremost. Just the investment lang to follow because while you're still alive, you can enjoy the money that nilagay mo. So kasi na-invest mo eh, you can still enjoy. But the insurance, it's there. Andiyan. Excuse ha. Among now. Oh. Yun. Ang ganda ng ano. Purpose ng insurance. Kaya nga eh, tumagal ako dito. Dahil it's like a mission. Touching people's lives. Yun ang... Kaya kami ngayon, in-na-in kami ngayon sa ngayon na situation. Kahit anong mangyayari, andyan ang pioneer. What, kung anong sinabi nila, they will give you. So, may lesson learned, ano? Hindi mamatay o December. Sorry, matulog siya. Joke. Nagpa-joke-joke. Miingon man ka nga. Miingon man ka nga, December man to. No, quarantine. The lesson learned of the quarantine. It's not the process. Nadala lang yun sa story. Dala lang yun. Kasama na lang sa story. Ayan po. So, yun nga. Huwag mo kabalusin mo ang deadline. It's important na nag-prepare ka. Yeah, maganda. Nakay for retirement or in case, sabi ang paon ka sa ginoong sa'yo, nakay mabilin. Okay, mag-focus lang kag-explain nga example din mo namatay, muna mo hadlukan sa mga Pinoy. Pero, hindi ko mag-insurance, uy, kay matay madait na anak. Because, hindi sinasabi ng paano pag-present. Kasi yung mga tao, they're also intelligent. They have to, lalo na kung malaki ang kukunin. Titingnan ka kung how sure you are of your calling, your service. Kasi nga eh, baka mawala ka. So, paano nila mag-reach out if you need something? So, praise the Lord. I'm already a 10-year-old partnership with the insurance, the pioneer. So, yung ubay-ubay na akong mga kliyente. Imagine, I have more than 300 clients. Good ako sa pioneer, my experience. Oh. In total, sa insurance industry, how many years? Oh, tagal na. I started 2001. Nagta-transfer ako sa ibang insurance. Ito na dito pa. Ulod. Ang sili. Ama, I'm done at shall we? Anak ko na ano?
sa usawa niya. So yun, the quarantine has many things to share. How we have our own share of stories. So, dito, sa 3 days ko lang na maximum na magsistay, umabot ng 2 months. Mga damit ko pa bihis ng palaging ginawash ko. Kasi imagine, 6 t-shirts and 3 shorts na dala ko. And, ayun, laba. Maligo, laba. Laba, laba. Parihabi daw ka? Eh, wala namang mga kasya. May pre-love daw dito. Kasi may na-lockdown. Pre-love, oy, kuan siya mga ka ng retail. Ah, retail? Oh, retail meron. Eh, yung it's nandoon, it's sabi ng anak ko, sama ay, meron pa na doon na ano, na nag-lockdown din. Kasi galing, actually, fiesta sa May, March 15, fiesta namin. So, marami talaga nagpupunta dito. Kasi, hinatlan. Mga perya, mga ganon. So, nalalockdown din sila. So, nandoon, may few, 2 ata. Kaya lang, hindi makasya ko kasi malaki ako. Tapos, ang liit-liit. Sa anak ko lang ang kasya. So, hindi ko makabili. Paet. Matagaan ba? Nakag-leggings na igwa nimo. O, may isa, leggings. Na nakasya sa akin. Luog sa ako. luog naman sa anak ko. So, nakasya sa akin yung leggings. Yung isa. This, may isa kong leggings. Dalawa na. Hi! So, ang buhay naman, no? Last din natin. Ng kalma. Please. Yeah. Sarap tong mashed potato ang ginawa sa akin ng anak ko. My daughter is also a good cook. So, yun. Akong ipakita siya. Kahapon nga? Akong ipakita si Tessa ng mashed potato. Sa? Huya ka siya. Kaya mo nang siya taon. Hindi mo siya ka ba muluto? Oo. Kasi mashed potato, makakain lang natin sa... Sa... Restaurant. McDonald's, sa... Jollibee. So, no, yung mga fast food na yung mga ituan. We can, maraming sa restaurant, pero sa, mabilis ba? KFC? Na, KFC. Yung mga fast food. Sa manok sa KFC. Hindi kayo ko, paan, okay lang, Jollibee, pero. So, before, ang anak sabi niya na kung humingaw, na miss daw niya yung chicken sa KFC, kasi mag-KFC to siya. Yung spicy. Mm-hmm, spicy. Kung naman, gusto ko Jollibee ang chicken. Yung dati yung Jollibee, McDonald's, Chowking. Ako, ikot-ikot lang yung kakain ng ganyan at saka nagsasawa. Ngayon, naglulong kasi hindi nakakakain ng ano, ng fast food na. Pagal. 2 months na pala. More than 2 months. Umating ako from Manila, March 14. Sabi yun, pag kinabukasan, dito agad ako sa Hinatilan, March 15. Kasi nga, fiesta, and my daughter is waiting also together sa kanyang office mate. Stranded din. Then, buti na lang, kasi yung dalawang kapatid ko are coming sana. Kasi she, my, yung eldest namin, she wants to spend her birthday. She's a doctor. Kasi marami siyang mga kaibigan din dito sa hometown namin. Nag-ano na nga siya eh. Nag-reserve na siya ng kanyang... Pa-cater. Pa-cater siya.
Tapos nag-ano na lang, nag-message na ayaw na niyang pupunta dito. Galing sa Davao. At saka yung isang kapatid ko galing sa Canlaon City. Malapit-lapit lang dito. Ano, she's a nutritionist na working on the Department of Health. Ang dami na niya. Andiyan na yung mga dadalhin niya. Embutido. Kung ano-ano pa. Ang sasarap. Ay! Yung lechon na ano namin from Malabuyok na ni-reserve. Buti na lang, yun na lang hindi kina-cancel. Tuloy-tuloy kasi nga kaming yung mga kasamahan sa office mate ng anak ko. Pero hindi nila alam kasi March 12 eh, nagdito na sila. 13? Ako, March 14. Gabi pa dumating galing sa Manila. So March 15. Dito na ako ng umaga. Nako, tinawagan ako sa first yung sa church na iyon, since I'm from Manila, I had to have a quarantine for 14 days, self-quarantine. Nagulat nga ako, bakit? May sakit ba ako? May virus ba ako? Parang natatouch yung ego ko. Palagi naman akong mayroon akong ego. Marami na mas healthy pa nga ako sa iba dyan. Pero the obedient is better lang talaga. Kasi, oo nga eh, baka kung hindi ka nag-obey, nagre-rebel ka, baka may iba ang resulta. So, talaga, obey na talaga. Kasi hindi ko alam na ganyan pala. May na nag-message na sa akin. Medyo na nakaka-open. Pero short lang 'yon. Hindi ako ganoon naman talaga ko yung initial reaction, pero pag ma-realize mo na nga, oo nga tama naman. Then few days after, yung OIC branch manager namin tumawag na ganun din kasi galing ako sa Manila. Kahit hindi naman talaga ako sa Manila, Cavite pa ako, pero I passed by. Kasi ang airport Manila naman. So, kailangan talaga. So, yun. Nag 14 days self-quarantine ako dito. Pagdating ng tamang-tama 14, 15, 28. Nagla-lockdown din ang Cebu City. Ayun. Bingo. Hindi na nakakilos. Gusto ko nga madali ako magpunta doon kasi kunin ko na sana yung mga dapat gawin. Hindi na makayanan eh. Baka hindi na ako makabalik dito. So, ayun. Hindi naman ako risk taker. There are some that I do some risk thing, but pag ganyan, ayoko eh. Sakiting ulo mo, masisira lahat. Kita ka pa ng away. So, ayun. I have to obey. And ngayon, today, kaya nga, I'm so kanyang enthusiastic, more than happy. Kasi nga, it's GCQ dito. Although, kahapon lang ang sama ng mga news. Kasi ya, kalapit lungsod or kalapit neighboring town namin. Ngayon dyan, may isang COVID. Ngayon nga, pregnant eh. Tapos nakuha sa hospital. Tapos, yung namang husband daw, nagtinda ng taho. Eh, alam mo naman kung magtinda ng taho, kung sino-sinong mga kliyente yan. So, it could be mga habal-habal driver. So, yung mga habal-habal driver, pwede naman yung magpunta dito. So, yun. Ay, anyway, nagla-lockdown man yan. Pero, nako. Yun nga ang malaking problema. So, hindi natin kung sinong asymptomatic na maglalakad na wala namang symptoms. So, yun.
GCQ today, starting today. So, what you can nag-overreact atong incident sa 7-Eleven? Makahang na po na siguro itong babae ba na siya ganda kong gibuhat. Kay, nga anag, dire ba sa kuan? O sa itawag ani? O sa sila? Bato? O sa itong tawag na? Next town? Sambuan. Sambuan? Dira ba ang naiusa ka case? Sambuan? Wala ka ayaw? Pero malabuyo po nyo sila. Next. Lagi. Pero mo na, kinang nanggit sila mo. Kaya nga yung last week. Last week ba yun? Last week ba yun? My daughter encountered yung ano eh. Yung babae, sabi niya, ayoko nga magsuot ng face mask. Walang mag, walang magka... Ay, ingon sa babae nga, di man may ganahan magsuot ng face mask. Walay magbuot na ako. Na iyang tubag. Di daw siya ganahan na magsuot ng face mask. Walang magbuot, walay magbuot niya. Ang tapang, kala naman kung sino ha, mayor. Doon ako, ano, doon ako nagalit. Doon siya nagalit yung anak ko. Ang anak ko sabi ko sa kanya, doon, alam mo, hindi ko rin gusto magsuot ng face mask, but I have to follow the rules. Yun nga. Kasi not every, ayaw naman natin mag-face mask talaga kasi minsan hindi tayo makahinga sa face mask. Sana yung face mask na ibili na ko, yung medyo maluwang dito na ano. Eh, lahat nga eh. Everything is ang bilis. Buti nakadala ako ng dalawang face mask. The puti and the pink. So, palagi ko nang ginagamit yung Barbie face mask. Yun nga sana ang puti at saka pink. Eh, yung anak ko nagpunta dito lang ang face mask eh. Pagdating, wala. Eh, May March 13. So, ayun. Doon siya, pinahiram ko. Medyo nga eh, mas masikip na sa kanya. Parang, ma, hindi ko makahinga dito. Lalo na mag sunglass. Kasi, ang init pa naman pag pupunta siya sa 7-Eleven. But she has to wear. Kasi nga eh, that's the rule. That's law. Nagmagamit kay face mask. Yung sinabi niya yung sa babae, kung nga, nasisikipan ko nga eh, kaya lang, I have to wear this face mask. Ang God, kasi akala niya, kumasta. Ah, kinuha ng video ng anak ko. Binibidyo, doon, nagkakalma siya. Siya, pasikatin kita ha. Tapos, nagsusumbong doon sa kapitana. Ang kapitana naman, na bigla naman, hindi naman nag... Dapat sana, sabi niya, oye, kayo ang may kasalanan, ha? Uwi tayo dito. Next time, wear ka ng face mask. Ibang reaction niya. Tinawag pa niya yung anak ko kasi doon na magpupunta sa munisipyo. Bakit magpunta sa munisipyo? Dahil takot sila sa video. Na-alarm sila na nag-video ako. Na-alarm sila kasi nga nag-video yung anak ko. Sinabi ba niya nga, kasi gusto niyang kukunin yung video sa anak ko. Iyon ang isip namin. Yun. Kaya nga, silang may kasalanan, sila pang tumatawag doon sa munisipyo. It's not because they know that they are kasalanan, it's because my daughter nagbibideo. Yun nga. O saan na pumupunta? Sinabihan na there is no law na nag-prohibit nga magbibideo because it's like an evidence sa tao yan. Eh. So, wala siya. Hindi siya naka-imit. Oh, yung sinabi, kasi nga, eh, oh, kasi mag-iskandalo ng, hindi naman nag-iskandalo yung anak ko, sinundan naman sa video niya. Sila na, iskandalo, kasi yung babae nag-iskandalo. Sinundan lang niya ng video. Sinabi pa niya, anong problema? Nako, kapitan ako dito. Kapitan ako. Pero hindi kapitan dito sa Inatilan, kapitan ng neighboring town. I just don't mention name for it. Ano lang. This is for ano lang, for the sake of conversation. Kasi nga, ang dami. Pasaway. Uneducated sa what is social distancing and wearing a face mask. Kahapon nga, nag-antay din ako na susunod. Sabi ko, ako naman susunod ha.
social distancing tayo. Kasi, ano, antay ka na mga 1 meter talaga. Bah, yung isang lalaki talagang hindi makaantay. Nandito sa tabi ko, sabi ko, kuya, social distancing. Nagalit pa. Parang ini-echo pa niya ang sinasabi ko, social distancing. Ganun-ganun pa siya. Sabi ko, ba't ka nag-react ng ganyan na yung sinabihan nga kita kasi nga malapit ka sa akin, mag-social distancing. So, dapat lang iiwas ka na. Kasi nga, ako na ang next na customer. Alanganin naman akong nagsasabi ko siya, tapos bigyan ko siya ng iiwas naman ako. So, it would be grabe naman. Anyways, hi, buhay talaga. But, ang ano ko lang may sasabi, go lang tayo. Just do what is right. Today, it's a new normal. I think we cannot go back to the old normal. So, kung ano ang new normal ngayon, yan ang ating gagawin. So, as a good citizen in the Philippines, sa work ko din, as being ako, I'm not a perfect, hindi naman ako perfecto na tao, but I need to obey sa atin, sa law ngayon, kasi yun ang dapat, nararapat. And thank you sa kasama ko sa pagtanghalian. And I'm so glad talking, sharing. And dito na lang po ako at this time. So please don't forget to subscribe and like my YouTube. This is very new. Less than a month. Yung channel ko, Shine Bizdak, with the spelling of S-H-A-Y-N. Bizdak. Bisayang dako. So, salamat po. Bye. God bless.